Mahigit 500 pasyenteng may sakit sa bato ang hirap makakuha ng kidney donor dahil sa patakaran ng Department of Health. Panawagan ng mga pasyente luwagan ang batas at payagan ng mag-donate sa kanila ng bato kahit hindi nila kaanak o kakilala. Exclusive magbabandila si Abner Mercado. Hindi na uubos ang mga nakasalang na nagdadialysis sa National Kidney and Transplant Institute. Isa sa kanila si Jet na palyado na ang bato o kidney. Ang tanging pag-asa niya para bumalik sa normal ang buhay niya, kidney transplant. Ang problema, wala siyang makuhang donor. Sa ilalim kasi ng umiiral na patakaran sa organ donation ng Department of Health, tanging kapamilya, malapit na kakilala o bangkay lang ang maaaring kumuha ng donated kidney. Kaya ang pila ngayon ng mga pasyenteng naghihintay ng kidney donor sa NKTI umabot na sa 570. At base sa datos, 32 na sa kanila ang namatay. Kaya umaapila ang mga pasyente tulad ni Tolentino sa DOH. Na sana, makuha na ako, matasplat na ako. Sana, maikwan amin sana ng government na huwag masyadong higpitan. Naging talamak ang bentahan ng kidney noong dekada 90 na nagbunsod na higpitan ang patakaran sa kidney donation. Ang masama dyan sa organ trafficking, yung ahente, di ba? Siya nag-exploita noong mga nire-recruitan niyang donors. Ang Philippine Medical Association ang namumuna ngayon sa kampanya na repatuhin ang patakaran ito. And when we do a review, dapat ayusin natin yung lahat ng sistema. Tanggalin ang mga abuso. Bukas naman ang DOH na pag-aralan ng patakaran pero nanindigan silang ayaw lang nilang maulit ang talamak na bentahan ng kidney noon. Ay, alam namin you are very strict on that. Pero kung may mga sanctions pag hindi sila sumusunod, talagang bibirahin namin yan. Pero hanggat patuloy na umiiral ang patakaran ito, tuloy din ang kalbaryo ng mga marami pang kidney patients gaya ni Tolentino. Para sa Bandila, Abner Mercado. Masalimuot at